Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update para sa June 1 to 15, 2023. This is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ayan. At kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay, Scorpio, let's see. Energy update for you, June 1 to 15, 2023. Heart opening. Ayan. Nagbubukas daw ang inyong puso. Baka naman may bagong love life, bagong relationship, or meron kayong bagong source of happiness. No? This can be anything. Kasi, no, hindi lang naman isa ang pwedeng magpaligaya, magpasaya sa atin, 'di ba? Maraming bagay. So, maaring iba sa inyo, napapasaya sa inyo, bagong trabaho, bagong relationship, magandang kalusugan, 'di ba? So, ngayon mas ano ka, sensitive ka rin. So, mas nagiging malakas yung iyong intuition, yung instinct mo. And I think this is also the energy of a feminine energy na nag-open, which is receptive. Kasi ang feminine energy is being receptive. No? Yan yung yin energy. Okay, let's see. Integrating energies. Oh, you are awakening. You are transitioning. Nagbabago yung pwedeng pananaw mo sa buhay. Nagbabago yung mga belief system mo. Okay, you are transitioning, changing. Ayan, so let's see what else pa for you, Scorpio. High on love, oh, talagang. Yung iba sa inyo, in love. Mm-mm. You're in love. Community. Yung iba sa inyo, in love kayo in serving community, the community, or serving other people. Alam mo yun, you are of service of others in any way or in any form. Okay, so ibig sabihin yan, may mga taong nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo, sa mga, like sa trabaho mo. Maaring member ka ng isang community na kung saan you are sharing your talents, your skills, and they appreciate what you are sharing with them. Okay? So, uy, orphan. Yung iba sa inyo malungkot. Kasi parang pwedeng ano to eh. Yung tipong kahit na you feel like you are giving something to others, feeling nyo hindi kayo napapahalagahan. Okay? But it doesn't mean na kung pakiramdam nyo ganun, it doesn't mean na lahat ay ganun, no? So, meron at meron pa rin namang appreciate ng iyong sarili, no, ng iyong galing, ng iyong talento. And kailangan rin ano, mag-focus ka rin doon sa mga positibong bagay kesa yung iniisip mo yung anything na negative or anything sad about your life. You know, it's okay not to be okay, but kailangan rin, ikaw rin yung number one na mag-cheer para sa sarili mo. Lalo na if there's no one left to cheer you on, ba? Diba? So, ikaw yung number one cheerleader mo ng sarili mo. Kasi, ba? Diba, may mga ganun talaga. May mga pagkakataon na feeling mo mag-isa ka na lang, walang nakakaintindi sa'yo, no? But, you just need to pray. You just need to connect to your higher self and also do some meditation. And yung iba rito kasi, ano, maaring hindi kayo, you're not letting go pa, no? Oo, pwedeng may mga regrets ka pa or meron ka pang mga bagay na you're still holding on or clinging into it, pero alam mong wala na talaga. So, let's see your overall energy. Wheel of Fortune. Wow. So, yung gusto nyo talagang mag-move on. Gusto nyo talaga na may magbago. Okay? This is your destiny, your karma. So, merong, pwedeng merong bagong
ganap, no, sa'yo ngayong June 1 to 15. If you feel stuck, no, kung ganitong energy ka, feeling mo stuck ka, walang nagiging pagbabago, walang improvement. So ngayong June 1 to 15, you know, the wheel is turning in your favor, okay? Meron na siyang update. Ito naman yung inyong challenge, the Four of Wands. So your diba, freedom. Ayan, ang challenge mo is freedom, freeing yourself, pagiging malaya. Okay? And this is also your creativity. Maari kasing meron kang mga gustong i-explore, i-pursue, gawin, pero parang kulang yung suporta sa'yo. Mm-mm. Tapos, niisip mo, wag na lang kaya kasi kulang lang yung walang sumusuporta sa akin. Hindi. Dapat ikaw yung mismong susuporta sa ideas mo, sa gusto mong mangyari. Kasi ikaw talagang gagawa nun eh. No? Kasi the moment na mawalan ka na ng gana at iasa mo yung i-define mo. No? Parang kumbaga, iaasa mo yung definition ng sarili mo sa ibang tao, parang paano na lang kung hindi maganda yung impression nila sa'yo. So, ikaw, pati ikaw, hindi na rin maganda yung impression mo sa sarili mo. So, sabi nga, I love your own. Okay? And then, your opportunities... The King of Cups. Oh, this is warm-hearted, being empathic, charismatic. Ayan, meron kayong certain charisma, Scorpio, na parang people are drawn into you, into your energy, kasi you are so mysterious. Alam nyo yun? So, gamitin nyo yung opportunity na yan to attract the good things, the good stuff. Okay? And then you have the Blessing, the Two of Wands. So, meron ditong partnership. Okay? Yung iba sa inyo, you might be partnering with someone sa trabaho mo, sa business mo, to improve, no? Yourself, to improve your situation sa career. Pwede rin tong sa relationship. Maaring meron ka rin, pwedeng decision making, no? May dalawang sitwasyon na napapagitnaan ka. Although, dalawang napapagitna sa'yo, at least meron kang options, no? So, I think, hindi to yung tipong mahirap mag-decide kasi it's more of support, no? So, may suporta sa'yo, may partnership, and ito ay parte ng plano para sa'yo ng universe. And the influence, no? Maaring merong tao na nakaka-influence sa'yo ngayon na itong influence na to ay positibong influence, okay? So, maaring itong person na to ay itatry ka na i-encourage, no? At mas ma-motivate ka sa buhay. So, let's see, ano pa? Oh, the Fool! Oh my God! So, yung energy nyo talaga is taking risk, taking action, okay? Na parang hindi kayo nagdadalawang isip ngayon. So, pwede ring new beginning stuff for you sa career, sa relationship. But I see this more on sa career or sa, sa life's purpose nyo, sa mission nyo sa mundo. The Four of Wands, the Magician, ayan. As an, challenge, may mga pagkakataon kasi na, parang hindi kayo masyadong nagtitiwala sa kakayanan nyo, pero sobra kasi ninyong talented, oh. You're so skilled, no? Kailangan lang talaga na maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi kung lagi kang nag-negative self-talk or parang you try to, degrade yourself, syempre, yun yung mamamanifest mo. So, this is something that you should work on. Yung stepping into your own power. Ayan. You also have the Hanged Man. So, this is Pisces energy. You are seeing things in a different perspective. This is an opportunity for you kasi maaring... dati iba yung pananaw mo sa example ah, dati iba yung pananaw mo sa pagtatrabaho na dapat nasa corporate world ka, nagtatrabaho ka ng 9 to 5 job para maging successful. But maaring ngayon nagbabago na yung pananaw mo na hindi porket nasa corporate world or nasa ganung setting na an employee doon ka na mas uunlad. So maaring you are finally seeing your worth, you are seeing your power, you are seeing other ways to improve yourself, no?
And Page of Wands, oh, adventure. You are going on an adventure. Oo, June 1 to 15. So, maaring may ano, meron kayong paglalakbay. Meron ding communication kasi Page is a messenger. So, meron exciting na message kang marireceive ngayon. Can be sa career mo or can be with someone. But I think this is something na project mo. Related to sa iyong creative skills or creative work. Okay, let's see ano pa. Transformation. Things are changing for the better. Yung iba sa inyo, pagdating sa online selling, andyan yung talents and skills nyo, maaring dyan kayo mas lalago. Dyan magbo-boom ang inyong finances. O, diba, what did I tell you about the perspective in life? So, nagbabago yung viewpoint mo pagdating sa pera, pagdating sa pag-handle ng finances mo, or pagdating sa paraan ng pagkita ng pera, no? Mm-mm. Sa relationship, merong potential, merong forgiveness, and manifest. So, maaring merong kang patatawarin na tao sa buhay mo, malapit sa'yo, na naisip mo na merong potential tong relationship na to na mas maging, mag-improve, no? Moving forward. Okay, and then, to close this reading, oh, Scorpio, now is the lucky time daw for you. So, merong swerte. Okay, first half ng June 2023, something is going to unfold na kung saan masasabi mo sa sarili mo, napakaswerte mo. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.